Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Boston Celtics versus Dallas Mavericks. Ang 2024 NBA Finals umano ang pinaka-boring na NBA Finals ayon sa mga netizens. Kasama nga daw nito ang 2018 NBA Finals sa pagitan ng Cleveland Cavaliers at Golden State Warriors at ang 2007 NBA Finals sa pagitan ng Cleveland Cavaliers at San Antonio Spurs. Yan nga ang pahayag ng mga fans sa usapin ng mga pinaka-boring na finals simula sa taon na 2000. Ang 2007 and 2018 NBA Finals ay nagtapos sa isang sweep, habang ang finals naman ngayon ay nagtapos sa isang gentleman sweep o 4-1. Ang 2018 at 2007 NBA Finals nga ay major mismatch nga ito kung saan very dominant ang West teams. At ngayon naman ay kabaliktaran nga ang nangyari. Ang West team naman ang nagmumukhang easy matchup para sa East champions. So bakit nga ba boring ang finals na ito para sa madami? Isang dahilan dyan ay ang mga team na ito ay pinapangunahan ng mga stars na hindi pa establish ang pangalan sa mga fans. Hindi nga ito tulad ng unang tapatan sa finals sa LeBron James at Stephen Curry. Bagamat baguhan nga si Curry sa mata ng mga fans na nanunood lang tuwing finals, may familiar name na nga tayo kay LeBron. O kaya naman noong tapatan ni Kobe Bryant at Dwight Howard. Kahit first time nga si Dwight sa finals, at least andoon si Kobe na isang household name. Hindi din gaanong mabenta sa mga fans ng players ng Celtics dahil sa simpleng personality nila. Wala nga silang angas kung maglaro at simple ang mga galawan subalit epektibo. At ito ang finals in a very long time na masasabi natin na wala sa dalawang team ang mukha ng NBA. Kung titingnan nga natin ang mga finals simula taong 2008 hanggang sa year 2023, palaging andyan ang mukha ng NBA o mga multi-time MVP. 2008, 2009, 2010, andyan nga si Kobe palagi sa finals na mukha ng NBA noong mga oras na yon. 2010 hanggang 2020 ay palaging present ang isa, dalawa o tatlo kay LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant at Kawhi Leonard. 2021 ay napahingaan lang ng saglit at si Giannis at Booker naman ang pumasok sa finals. Ganun pa man bagamat hindi nga considered as face of the league si Giannis noong mga oras na yon, two-time MVP na nga siya mga kaibigan nung panahon na yon. 2022 ay si Stephen Curry ay andun ulit. 2023 andun si Jokic na isang two-time MVP nung mga oras na yon. E ngayon nga mga kaibigan, ni isang MVP sa both teams ay wala. Simula nang ibigay ang regular season MVP award, 65 of the 67 featured teams ang may MVP sa NBA Finals sa kanilang lineup. Ang dalawang exception ay taong 1977, subalit andun ang ABA MVP Julius Erving. At 1990 naman, ngunit looking for back-to-back nga ang Pistons noong mga oras na yon, at andun din ang reigning Finals MVP Joe Dumars. So talagang kakaiba nga ang finals ngayon kumpara sa ibang NBA Finals. Ganun pa man, depende na lang din nga ito sa pananaw mo. Dahil kung ikaw nga isang solid fan ng Celtics, walang duda na ito ang best NBA Finals para sa iyo in a long time. Nagkataon lang nga na outside of Boston, hindi nga ganun kadami ang taga-suporta ng Boston Celtics. And for some odd reason ay madami ngang haters si Jason Tatum dahil feeling Kobe nga daw ito. Ang Celtics ay nagmistulang madali ang daan sa playoffs ngayon at wala man lang silang pinaabot sa Game 6 na series. Kayo ba mga kaibigan, sang-ayon ba kayo na ito ang pinaka-boring na NBA Finals na napanood nyo in a long time?